Hey Tag 91.1, we are Hey June! I'm Jim, and I am vocals and guitars for the band. I'm Earl, also vocals and guitars. Hi, I'm Koi, bassist and backup vocals. Hello, I'm Asi, I play the drums. Hello, guys. It's so nice to see so fresh faces. Grabe, no, you guys are very, very new sa industry. Like, 1 year na ba, at least? We celebrate our 1 year anniversary. Oh, well, congratulations. 2 months ago, sorry. Oh, wait, what? Oh, yeah. Oh, yeah. It's 2 months already. Oh, no. So, grabe, no? Ang bilis ng panahon. How does it feel, no, na naka-1 year na kayo? Kasi ang dami na rin namin na accomplish as the band, new band, as 1 year, tsaka new kids on the block. Yun na, so masaya. A lot of ups and downs, pero still worked. We worked together through all of it. Has anything changed in your day-to-day life since you've started your career in the music industry? Yes. Yes, of course. A lot. Like, one of the examples is our time management in terms of managing our time in terms of school, mapa family, mapa personal time, and of course a band. Ayan. Anything else, like kunwari, in your day to day? Yun nga, Jim, you said time management. I'm sure, and since you guys are studying, am I correct? Yeah. Yes. And I'm also in school. Right now. Sabi na parang ano yung background ni Koi. School setting pala yan. Yeah, I mean, is there anything like, do your classmates ano treat you differently, or meron bang ano, pagka may mga gig ba kayo, you move the gig date kasi may school kayo, or ano ba, meron na bang ganong may mga ganong instances na ba? Meron na po, most especially nag-start na rin yung on-site classes, yung face-to-face. So, may mga times kasi na may weekday kami na mga gigs. So, syempre, iti-check yun ng superstar ng management para hindi siya magka-conflict. Tsaka, ano, Exhibit A, yung guesting namin ngayon. Kasi in conflict siya with my schedule, so na-move siya. Tapos, another thing is, siguro sa peers namin, when we encounter people our age or not even our age din, ano, parang may recognition na rin in public na, uy, si Hey June, si Ate June, ganun, mga. Tapos sa classroom din, I mean, ako kasi college na ako, tapos yung mga friends ko, kilala na nila ako before ako nag-start magka-band, tapos ngayon. So parang, ano, proud sila sa akin. Tapos kapag nakikita nila, OMG, it's Koi of Heiju, mga ganun. Tapos, ano, for sure, yung mga kabanda ko din, ganun din experience nila. Meron na rin. Pero like yung, parang casual lang din na nangyayari. Pero yung tingin pa rin nila sa akin is, ganun pa rin. Although, parang kinoconsider na nila ako as artist. Parang ganun po. Parang tumataas yung tingin, pero hindi ko alam kung pero para sa akin, mas gusto ko pantay lang yung tingin para walang ilangan. Oo oh, naman. Pero aminin nyo, may konting kilig na nagagana pagka may recognition. Totoo po. And since you now have started as a band, how long have you been together na ba? Did you come together for this, or you've been doing the band scene for a while now and then you guys like, bakit hindi na lang natin totohanin to? Parang nag-start po kami last year. Me and Jim, nung wala pang band, magkakilala na rin kami sa scene kasi we started as solo artists and may mga gigs po kami na nagkakasabay kami. So, ayun. So, medyo kilala na kami sa scene. So, nung time na yun, meron po kasi akong schoolmate na nag-work sa Superstar Music and nag-aanap po sila ng mga new, mga bagong ya-handle. And inas niya ako if willing ako mag-join sa isang special project. And ayun, nag-join na ako. And alam niya kasing kumakanta ako kasi sa school active ako sa mga events. Ako yung kumakanta. Tapos yun, nirecommend niya ako sa Superstar. And yun, nagustuhan ako ng Superstar and nag-meeting kami. And inas nila ako if meron akong pwedeng i-suggest na pwedeng makasama sa project or sa band. And
doon ko na po pinasok si Jim. Mm, nice naman nun. So parang it started off as solos and then naging duo and then naging complete band na pala siya, no? Oh, nice. Yeah. Nag-click kayong lahat pala. Did you guys come up with Hey June as the name of the band? Hindi po agad. Kasi may mga band names po kami pinagpipilian before bago po kami maging Hey June. So kasama lang po yung Hey June sa choices and ayun po yung napagpilian namin, majority. Kasi yung mga band names na yun, pinasurvey po namin yun sa mga kakilala namin, sa mga kapwa artists, sa team namin, sa Superstar. And ayun, napagpilian namin lahat yung Hey June. Kasi makes sense din dahil June din po kasi kami na-form lahat. Ah, okay. Akala ko merong isa sa inyong June ang name. Char. And or like, you guys were inspired by the song of, ano, the Beatles, diba? Pwede, I don't know. Yeah. It usually kinakanta nila kapag nakikita kami. Ah, okay. Recall. Sa bagay, ano. And with that, you guys have released already your song Panahon. And if you didn't know, we've actually started playing that already here in the UAE in Tag 91.1. So people have been listening to your song na Panahon and it's strong right now. And syempre, now that you have another song released, yung Lugar Kung S'an, ano ba yung difference between these two songs? Kasi it seems to be a bit nostalgic for both of them. So ano yung difference nyo of putting these songs together? Ano ba yung pagkakaiba nila for you guys? Sasabihin ko pa lang sana na parehas silang nostalgic. So, tama naman. Siguro pinagkaiba nila yung Panahon is more on school, student life na nireminisce. Na, lalo na nung dumating yung pandemic na wala ng face-to-face, nakaka-miss yung mga dating ginagawa gaya ng pag-food trip after class, yung mga gaya nga sa lyrics na sa tabi-tabi may nakikita ng kwek-kwek at taho. So, may mga ganun. So, nung pandemic na yan, hindi na natin nararanasan kasi nasa bahay lang tayo. And ayun, more on school siya, school life, high school life, and college. Kahit ano, ayun, about lang siya sa, hindi lang din sa school, pwede rin siya i-take sa mga dati nating nagagawa. Gaya ng paglabas-labas sa bahay, mga gigs, which is unti-unti nang bumabalik ngayon, kaya nakakatuwa. So, nung time lang na yon nung na-release yung Panahon is, yung mga gigs namin is online lang. So, yun. Yung Lugar Kung S'an naman, about siya sa lugar, kung saan, kasi tayo, bawat isa, may mga lugar na special sa mga puso natin. Dahil sa lugar na yun, doon natin nakilala yung mga mahal natin sa buhay or doon natin sila nakakasama or doon natin na-refill na mas alive tayo. So, yun po yung tungkol sa Lugar Kung S'an. Okay. So, ano no, medyo may kalaliman din talaga yung Lugar Kung S'an, in fairness. And was that more of the inspiration of putting that song together? Was that the main inspiration of it? Is that, you know, na meron ka talagang certain places in life? Parang what sparked ba of putting together Lugar Kung S'an? Na parang yun na yung main yun na, ah, okay, this is then our next song. This is it. Ano yung, parang what was the process of putting it together for you guys? Did one person write it? Was it a collaboration? Ano siya? Sinulat ni Earl? Ano siya? Sinulat niya even before nagka-Hey June. Tapos, yun, naglabas kami ng mga materials. Tapos, ginam namin yung Lugar Kung S'an. So, Earl, ano yung inspiration mo doon? Yung inspirasyon ko sa Lugar Kung S'an, yan, yung Panahon and Lugar Kung S'an, parehas silang inspired din sa pandemic. So, syempre, pandemic, namimiss mo yung mga lugar na di mo na napupuntahan. Lalo na, hindi lang yung lugar, also yung mga moments na nangyari sa lugar na yun, gaya ng mga friends, family. So, nung pandemic na limit siya, so, na-inspire akong isulat yung Lugar Kung S'an dahil namimiss ko na yung mga family, yung mga friends, ayun. Kaya, nasa lyrics ng Lugar Kung S'an yung gusto kong maglakbay patungo sa Lugar Kung S'an, ikaw aking gabay. So, meaning nun, namimiss ko yung mga lugar, pero
pag pumunta ako doon, ayoko na mag-isa lang ako. Gusto ko nandun yung mga taong special sa akin. So it's not just about the memories of it, but also having those people around you that make the place special. Kaya yung lugar kung saan. Okay. Fairness, no? At your young age, you guys have been putting out these songs na talagang very heavy din naman siya, no? I guess siguro totoo, like you said, pandemic. We've all experienced it, no? At marami talaga mga bagay na mamimiss mong gawin. But, like you said, eto naman na, papunta na tayo sa exciting part. Nagkikita-kita na uli, face-to-face na ulit, di ba? And with that, gusto ko naman marinig also the rest of the band. What would be your own rating to your song, Lugar Kung San? Kasi I have this segment that I would rate the different songs and films na mga bago. So, since you guys have a new one, ibabalik ko naman sa inyo. Etong new song nyo. Ano yung rating nyo? 10 being the highest. Siyempre, ano na nga to? Looking at it in the overall spectrum from the writing, the process, the lyrics, the musical arrangement, the production, the music video, and all that. Wow. Sige, I can go first. Para sa akin, no bias. Ano, 10 out of 10, syempre. Kasi, nung sa first time pa lang na si Earl, sinend niya yung demo niya. Tapos, sa phone recording lang yun, medyo local pa. Tapos, parang, ala, sinulat ba ito ng 16-year-old or 17-year-old? Parang, ala, galing naman. Tapos, ano siya, nung sa demo niya, syempre siya lang mag-isa. Tapos, nung jinam na namin, naging mas special siya kasi nagka-input na ng iba-ibang na namin as a band. So, yung instruments, tapos napag-decide namin na parang gusto namin na solemn in a way siya pagkasimula, tapos sobrang vibes lang. Tapos magka-dramatic, ano siya, build-up sa may dulo. Tapos doon napapasok yung mga ano, the rest of the band, kami ni Asi, yung the rest of the song, nag-wait lang. Sorry sa noise, ha? Nag-wait lang kami para tumugtog, tas dun na sa huling part, tutugtog na kami. So, sobrang bigat na feeling niya, naramdam namin pag ginigig siya, nalive siya. Tapos, sa production naman, Okay, so dun sa production naman. So, ang producer namin, si Ate Eunice, Ate E of Grace Note. Tapos, yun nga, the works. Ano siya? Actually, medyo mabilis din namin siyang ni-record noong time na yon. Tapos, maganda din yung mix niya. May pagka-nostalgic old vibes, ganon. Tapos, dun sa music video, actually, dalawa yung videos namin ba? Ay, tatlo. Meron kaming lyric video, meron kaming official visualizer, and meron kaming music video. So, yung first two, lyric video and visualizer, sinuot siya sa Camp Sandugo, sa may San Mateo. So, parang yung vibes niya, lugar kung saan, nature, ganon. Tapos dun sa music video naman, lugar kung saan, parang ano siya, sobrang, this is my own interpretation lang ng music video namin, na parang, ano siya, blanco. So, parang ikaw na bahala kung ano gusto mong ilagay or ano naiisip mong lugar. Kasi parang sobrang vacant niya, ganon. Tapos, yun, sa music video, tended, visualizer tended, everything so perfect lang. Sobrang ganda, sobrang saya na song. So, sorry, dala ko. No, but it's great, no? At least, kompleto mo talagang nabigay sa amin yung all aspects of bakit hindi biased yung 10 mo. Yeah. But that's great to hear. How about Jib and the others? Si Earl, baka mamaya na kasi you wrote the song, eh. Exactly, all right. For me, siguro, I would go with, ano ba? Totoo talaga din. Kasi, not to be biased din, pero on a lyrical base na standpoint, parang ang galing kung paano yung flow ng kanta na put into life. And parang, there's a lot of stuff na, ano ba? Siningit ni Earl sa mga in-betweens. Kasi ipresent sa amin ni Earl yung kanta. Medyo buo na rin, eh. So nagawa niya yun, and sobrang na-amazing ako in a way kasi
ano rin ako composer din. And ayun, lyrical wise talaga, sobrang 10 out of 10 para sa akin. Ano talaga ba? Nag-relate ito. Okay, ayun lang para sa akin, to be honest. Alright, that's great to hear din naman, no? And yeah, I mean, you're looking at it from a different, kumbaga from another composer's perspective. Okay, how about you, Asi? How do I pronounce your name again? Sorry. Asi po, Asi. Asi, alright, Asi. Sa lugar kung saan lang po ba? Or sa panahon? Lugar kung saan lang? Kung gusto mo panahon, sige, okay lang din. Tatanggapin din namin yan. Pero yes, focus is lugar kung saan. Ah, sige. Okay, sa lugar kung saan na natin. So, 10 out of 10 din talaga siya sa akin. Siyempre, sinabi rin ng mga kabat. Pero personally, 10 out of 10 din talaga. Dahil, yun nga, nung pre-present sa amin yun ni Earl, nakakuha ko kagad yung vibes na parang, para sa akin, parang pangsimbahan po eh. Parang ganun yung naano ko. Kasi yung lyric, kala kong about siya sa parang pangsimbahan na praise and worship, parang ganun. Dahil iabot mo ang iyong kamay at sabay tayo maglalakbay, parang, di ba, parang heaven, parang ganun. So, pero yung interpret na po sa amin ni Earl kung ano ba talaga yung meaning ng kanta na yun. So, doon namin na-gets. Ah, okay, ganun pala. So, yung process naman ng paggawa ng arrangement namin ng kanta, so, yung dinemo yun ni Earl, medyo raw pa lang po. Tapos pinasok na namin, ganun sinabi ni Kowi, pumasok na kami, si Jim. Tapos kami ni Kowi, sa end, halos sa ending lang kami pumapasok. So, parang ano lang, chill lang talaga siya na mabigat sa dulo. Ayun po, 10 out of 10 siya sa akin. Oh, lastly, Earl. Although feeling ko alam ko na kung anong rating mo, pero please do let us know. 11. Sorry sa noise kasi nagkakaroke yung kapitbahay. Rinig po ba? Medyo sila na lang yung, okay, sila na lang yung rate ko. De joke lang. Yung rating ko siguro, nasabi na lahat ng bandmates ko, siguro 10 out of 10 kasi kanta namin yun. That's it. Pwede rin rate na lang natin yung kapitbahay nyo kumakanta rin, Char. Pero alam nyo, of course, no, there's a certain bias talaga when you're putting out or rating your own song. But I like kasi that how you explained it as well is, syempre, it's really an inspiring song. And hopefully talaga, people will get to love it. Kasi it's just a new song eh. It's newly released. So, syempre, mas maririnig din natin kung ano yung response ba talaga ng mga taong makikinig. Kasi nga, like, I like what Asi said. It gives your own interpretation of the song talaga. Parang the first time you hear it, and it's up to you na rin parang how to interpret it in your own way. Ganon. But thank you. Thank you for sharing your popcorn react rating to your own song. So agree tayong lahat doon. 10 out of 10. And you guys, alam nyo, natutuwa ako sa inyo kasi feeling ko, kayo na yung pinaka na-interview ko, nasanay na yata kayo sa Zoom, na automatic, pag hindi kayong nagsasalita, naka-mute kayo. Dito kami lumaki, DJ. Okay. Kaya nga, pero it's okay to unmute, no? So that you can give your own responses naman. Pero sige, sige. O ito, last din na lang din before I let you go kasi alam ko medyo gabi naman na dyan sa inyo. Do you guys have any future dream collaboration? Or meron ba kayong, as a band, is there a goal na gusto nyong ma-achieve? Kumbaga, as your dream goal, no? As a band na gusto nyong ma-achieve in your musical industry career? Isip kayo, no? Sige, I could go first naman. Yung dream collaboration namin, which is something that we can see in the future siguro, is with Grace Note. So, kasi syempre connected kami with at E, producer namin. So, most likely, and dream na rin siya for us. And also, other artists na rin, siguro mga OPM legends like Team 38, Six Cycle Mind, Sandwich, and then parang sila yung mga idols namin growing up. And to be able to work with them in the management as well, sobrang big thing na yun. So, to be able to collab with them is like another step up the ladder. So, yun na lang yung inaantay namin. And nice! Goals and dreams for the band. For me, para
mas maraming mga kilala sa amin kasi we're just a new band. So, for sure, not everybody, I mean, everybody has their preferences na already. So, not all are open yet to listening to new band, new music, but I hope that we'll be able to get inside of their hearts and then also to release more music and makapag-gigs pa on-site kasi nga, bagong band namin, laking online kami. Alright. Okay, sa akin naman is dream collab. Ako personally, ano, sa band ay nga, Grace Note po talaga. Siyempre so, naman, paayos na lang ng mic kasi may crackling ulit siya. Nag-chik-chik, ganun lang. Para bago ka magsalita ng kompletong thought mo. Hello, hello, hello. I am much better. Much better, alright. As a band, in Grace Note, kasi in terms of connection-wise, talagang mabilis yung connection and we already have this base on may pag-friend sa Grace Note ayun. And ako personally, siguro, mga collab, Rico Blanco, ayun. Why not, diba? Asi, how about you? Sa akin naman po, dream collab ko para sa banda namin. Isa sa member ng Eraserheads. Or kaya, sana mag-reunion na lang, mag-reunion yung Eraserheads para sa amin. Hindi, joke lang. Demanding ah. Special eh. Special demand. Pero yun, natin yan. Sabi daw po ni Asi ng Hey June. Ihead, baka naman. Kami magpapareunion sa kanila. Or River Maya, pwede. River Maya or Bamboo yan. Sila Rico, pwede rin po. Lahat so, ng iba-ibang ano, no, vocalist ng Maya, no, bumalik. Kinumpleto. So okay. Yung ano ko naman po, yung dream ko para sa band namin is syempre mas makilala kami sa Pilipinas. Syempre una muna naming i-raid ang Pilipinas, ang ano ang ating bansa. Tapos siguro eventually pag sana dumating din yung time na umabot din kami sa ibang bansa, yung kahit makatugtog man lang, mga ganun, may mga invites na mga sa Dubai, mga dyan po sa malay inyo, di ba? Dito, sa UAE, di ba? Malay nyo, soon. Na-invite kami kayo sa studio in person. Oh, pwede po, yun po. Yun po, at saka mas, ano, mas maraming magawa pang kanta para maiain namin sa mga tao nakikinig sa amin. Yun lang po. Great. Lastly, Earl. Ayun po. Same kami nung banda na yung dream sa collab is Grace Note, kasi sila yung tumutulong sa amin palagi sa mga gigs. Lagi nila kami binibit-bit. Nag-front pa kami sa kanila. So, nasabi na yung Grace Note. So, sabihin ko na lang collab except Grace Note siguro sa same management namin sa Substar. Gaya na sabi ni Asi, member ng IED. So, baka Sandwich. Kasi fan din ako ng Sandwich. So, ayan. Kuya Ray Ray baka naman. So, ayan, Sandwich. Sandwich yung answer ko. And yung dream ko naman sa collab, ay sa collab, sorry. Yung dream ko naman for the band, syempre, more music and makilala kami hindi lang ng mga tao, kundi ng mga kapwa artists namin, yung mga seniors, and makapag-perform, lalo na gusto namin mga out-of-town gigs, sana mas marami pa kaming out-of-town gigs and mga big events gaya ng mga music festival. So, yun yung pinaka-dream ko personally para sa banda, yung mga music fest. Kasi sobrang big event siya for us dahil madaming manonood. So, napapakita namin yung music namin sa maraming tao na yun yung gusto namin. Yan. Nice. Sana and hopefully lahat ng dreams nyo mag-come true. Lalo na yung unang-una nyo pa lang with the collab and everything, di ba? Yan ang pinakamalapit sa atin ngayon. And yes, no, hopefully talaga you get to really achieve that na. Kumbaga, think big naman di ba? And you have a lot of platform, right? Like, you have the platform right now to go digital naman and have a lot of people from different parts of the world hear your music. So how can they find you ba in terms of digital and socials?
yeah, you can follow us on our social media accounts. That's at Hey June Music. And then sa YouTube naman, Hey June, all caps with exclamation point. Tsaka sa, if you wanna see us personally, punta kayo sa mga gigs namin. Naglalabas naman kami regularly ng aming mga gigs. So, meron din kami upcoming this Friday nga actually. So, if you guys are from QC, stop by kayo sa Takeover Bar. Tapos sa 19 East din, madalas din kami. So 31 naman yan. Tag 91.1 Pinoy talaga!